mga friends, kumusta po? Sana lahat tayo ay masaya at nasa mabuting kalagayan. Kasi nga, dahil sa kahit may COVID-19 o may virus na kumakalat sa buong mundo, sana maging positive pa rin ang mga isip natin. Magdasal na lang tayo at magpasalamat sa Diyos na sana maayos na to, mawala na tong virus na to, bumalik na sa normal lahat ang mundo. Pagdasal natin yung mga kaibigan natin na sa frontliners para naman masolve natin lahat ito. Sana ganun. Salamat na lang tayo sa Diyos at please, huwag natin kalimutan na ngayon ma-realize natin yung mga bagay, mapansin natin yung mga bagay na dito natin napapansin noon, di ba? Ganun lang, so real talk lang ako muna kasi nga nandito sa bahay, walang ginagawa, syempre parang may mga emotional din tayong nararamdaman. Diba? Parang ganun. So ngayon, ang importante, stay home tayo para maging stay safe, maging safe tayo lahat. Sumunod tayo kung anong sabi sa atin ng government. Sumunod tayo lahat kung anong pwedeng gawin. O pag sinabing dito lang sa bahay, kasi ang virus din naman papasok sa bahay niyo pag nasa bahay ka lang. Diba? So, dito lang tayo sa bahay. Gawin natin lahat ang mga bagay na pwede natin gawin. Make our life busy. Magluto, magbaking, maglinis. Maraming dapat gawin sa loob ng bahay. So, ganun lang. So, ngayon kasi nga, ang asawa ko, frontliners din siya. So, hindi siya ang madalas nasa labas. Ako, hindi ako talaga lumalabas. So, ang asawa ko ngayon, siya ang namamalingki. Siya talaga ang namamalingki. So, nung last Sunday, pumunta ang asawa ko sa Costco, namili siya. So, kasi kailangan nga, di ba, ngayon, sabi ko nga sa kanya, lagi ko siyang nare-remind, kasi may dala-dala siyang laging alcohol. Sabi ko sa kanya, yung magpunas, ganyan, but alam naman niya yun eh. Alam na na yun. So, minsan, sabi niya, I know, kasi minsan na ano rin ako na, kailangan baka makalimutan mo lang. Nare-remind ko rin siya. Kasi nga, Diyos ko, nakakatakot naman ito. Ang dami nang namamatay. Ang bilis kaya ng ano na to. Ng coronavirus na to. 49 years. Parang, oh my God. Ano na ba to? Parang, ipinare-remind sa atin ni Lord na, oy, gumising kayo. Gising. Andito pa ako. Pasalamat kayo. So, ganoon. Siguro. So, ngayon, ibibigay ko lang kayo ng tip kung paano ko ginawa. Kasi yung asawa ko namamalengke. So, pagdating ng asawa ko, ito ang ginawa ko sa mga pinamalingki niya. Let's watch this. Okay, this is what we're gonna do. If your husband come, your husband went to the groceries, buy groceries, and stay at home. My husband went. I don't want to go to the grocery. Now, what I'm gonna do, when my husband come, I just put it everything on the floor, like that. Just leave it on the floor. And then, one at a time, I need to wipe it with this Lysol. Wipe this like that. Wipe everything. Like these fruits, also I need to wipe the plastic. Like this, and then afterwards, I need to wash all the fruits in the sink. Wash everything, just leave it on the floor. Don't put it first in the refrigerator. Just all wipe it. Wipe everything. Clean it. And also you need to change, not only you need one or two, you need to change another, okay? One more or like this one. You need to get a new one. Okay, now I need to wipe all the meat outside. See, meat. Everything, wipe it out. The butter, I need butter because I have bake a lot. Wipe everything. Cinnamon, my favorite, my husband's favorite. And the chicken too. This is what we're gonna do. You need to wipe it and then afterwards you need to wash, of course. And then this is one, the last one. One of my favorite. This is my comfort food for quarantine. This is my, I requested to my husband that please don't forget this. I love this one for quarantine. And of course this one, the tissue. Also, you need to wipe all of this tissue. Wipe everything. Like that.
Five it with Lysol. And then just leave it for a minute there until it becomes dry a little bit, and leave it, and then that's it. That's it. Clean it and wash your hands afterwards. Wash your hands. Orange. Wash the orange and sink, and also this apple. I already washed it. Just take it dry for a minute. Or perhaps it's because everyone else is worth having.